Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Binabati ko kayong dalawa, Chloe at Bria. Kayong dalawang nakapasa para sa pinal na pagpili ko ng magiging personal assistant ko. Ngumiti naman sina Chloe at Bria sa may-ari ng kumpanya na naghahanap ng personal assistant niya. Naipasa na nila ang final na panayam ng HRD Director. Ang final na desisyon ay magmumula sa mismo may-ari ng kumpanya na si Mr. Tan. Isa lamang sa inyo ang pipiliin ko, kaya galingan ninyo ha. May the better human win, dagdag pa ni Mr. Tan. Sa isip-isip ni Chloe, tsaka lamang siya ang pipiliin ni Mr. Tan. Dahil sa credential pa lamang ay tiyak niyang ilalampaso niya si Bria na mukhang matandang dalaga dahil sa makapalitong salamin sa kanyang mata. Handa na ba kayo sa ipapagawa ko sa inyo? Tumango naman ang dalawang aplikante. Palihim na tiningnan ng masama ni Chloe si Bria. Halatang kabadong-kabado. Gusto kong umorder kayo ng merienda ko at ipadala rito ng eksaktong 3 ng hapon. Gusto kong alas 3 ng hapon ay nasa mesa ko ng pagkain ko. Utos pa ni Mr. Tan. Utusan ninyo si Mang Delphine. Bahala na kayong mag-usap kung sino ang para sa mocha latte at kung sino ang para sa paborito kong banana bread. Si Mang Delphine ang isa sa mga pinagkakatiwalang janitor ng kanilang kumpanya. Napagkasunduan na si Chloe ang o-order ng mocha latte at si Bria naman ang sagot sa banana bread. Sana po ay makarating na rito bago mag-3 ng hapon ang order namin kasi yun po ang sabi sa amin ni Boss, seryoso, at medyo mataray na bili ni Chloe kay Mang Delphine. Ingat po kayo Mang Delphine, magiliw naman na sabi ni Freya kay Mang Delphine. Ngumiti pa siya sa janitor. Pagkatapos hinagintay na nga sina Chloe at Bria, kapwa sila tahimik. Kinuha naman ni Chloe ang kanyang make-off at nag-retouch sa kanyang mukha. Uy, congrats nga pala sa ating dalawa. Akalain mo yun? Sa 10 aplikante, tayong dalawang nakapasa at umabot dito. Magiliw na sabi ni Bria. Umismid naman si Chloe at umikot ang mga mata. Hindi siya kumibo sa sinabi ni Bria. Ipinakita niya rito na hindi siya interesadong kausapin ito. Naramdaman naman ni Bria na ayaw siyang kausap ni Chloe, kaya hindi na lamang niya pinilit ang kanyang sarili. Maya-maya, malapit na mag-3 ng hapon. Nakakainis naman ang janitor na yun, kay bagal kumilos. Anong oras na? Naiirita ng sabi ni Chloe. Tumayo na ito at hindi na mapakali. Panaitingin sa kanyang orasan na nasa kanyang bisig. Hindi naman kumibo si Bria. Wala rin naman kasi mangyayari kahit nangumungaw pa siya. Minabuti niyang mag-relax at maghintay. Wala naman siyang magagawa kung wala pa ang janitor. Maya-maya ay lagpas na ng 10 minuto ay wala pa si Mang Delphine. Banas na si Chloe sa janitor. Makakatingin sa akin ang matandang huklubang janitor na yan, sambit ni Chloe. Napapailing na lamang si Bria sa talas ng dila ni Chloe. Hindi siya makapaniwala sa inaasal nito. Kanina lamang ay para itong maamong tupa at hindi makabasag pinggan sa harapan ng kanilang boss. Hindi siya makapaniwala sa kagaspangan ng ugali nito. Maya-maya pa ay humahangos na dumating si Mang Delphine. Hindi ito maganda o gaga sa mga bitbit. Hingal na hingal din to at tagaktak ang pawis sa mukha nito. Halatang pagod na pagod. Pasensya na kayo. Ang dami kasing tao sa coffee shop na pinagbilan ko. Pagingi ng tawad ni Mang Delphine sa dalawa. Okay lang po Mang Delphine, walang problema. Akin na po ang mga pinabili ko. Nauunawa ang sabi ni Bria. Naawa naman siya sa matanda na napag-utusan lamang. Hindi na niya kinuha ang sukli para tip na niya ito. Ngunit si Chloe ay hindi na itago ang pagkairita kay Mang Delphine. Hay naku, ang bagal mo. Wala na. Baka hindi na ako matanggap sa trabahong yan. Alas 3 na nga po ng sabi ng boss namin. Ang bagal-bagal mo kasing kumilos. Uwi ka pa ni Chloe at pabalagbag itong umakyat sa itaas. Nagpasalamat muna si Bria kay Mang Delphine at saka sumunod na rin kay Chloe. Pareho nilang iniabot na merienda para kay Mr. Tan. Pareho kayong huli, wika ni Mr. Tan. Nahuli po kasi yung matandang janitor, sabi pa ni Chloe. Pero ayos lang naman po, naunawaan ko naman po siya. Palihim na napatingin si Bria kay Chloe. Parang hindi naman ganoon ang sinabi nito kanina. Sige, lumabas lang muna kayo saglit at ipapatawag ko kayo.
Naghintay sa lobby ng opisina sina Chloe at Bria. Matindi ang dasal ng bawat isa na sana isa sa kanila ang piliin ni Mr. Tan. Maya-maya pa ay pinatawag na ni Mr. Tan sina Chloe at Bria. Maraming salamat sa inyong dalawa. Batay sa aking ebaluasyon, nakapili na ako ng aking personal assistant at ikaw yun, Bria. Nagulat naman si Chloe dahil asang-asang dalaga na siyang kukunin at pipiliin ni Mr. Tan. Pareho kayong huli at talagang sinadya ng mga Delphine na mahuli ng dating para makita niya kung paano kayo makitungo sa kanya. Batay sa ulat ng mga Delphine sa akin, simula raw kanina ay mas magilo si Bria kaysa sa iyo, Chloe. Sa pagiging personal assistant, malagang pagiging pasensyoso at maayos na pakikitungo sa mga katrabaho. Walang lugar ang kagaspangan ng ugali sa kumpanya ko, paliwanag ni Mr. Tan. Hindi ko kailangan na masyadong magandang credentials dahil napipeke ito. Pero ang kagandang asal ay hindi na ikukubli. Malungkot na umuwi si Chloe. Sising-sisisiya kung bakit sinungitan niya si Mang Delphine. Masayang-masaya naman si Bria dahil sa wakas, may trabaho na siya at makakatulong na siya sa kanyang pamilya.